malaman ng publiko kasi isa ka sa mga nag-facilitate ng pag-surrender ni Pastor Apollo Kibuli. Can you give us details on that? Yes po, because during the time na lumapit sa akin ang board of directors ng QGC at with Attorney Bobby Torion na gusto nilang makipag negotiate sa ISAP, Philippine Army. So nung una parang umiiwas ako dahil alam naman natin na very hot yung issues, but nung succeeding na tumatawag sila sa akin na kung sana matulungan sila na makipag-dialogue sa Philippine Army. So, doon ako nag-umpisa na gumawa ng hakbang na nilapitan ko ang assigned na battalion commander dito sa 60IB. At sinabi ko na mayroong isang confidential dialogue na gusto ng board of directors ng QGC through Attorney Bobby Torion. So doon po ang nag-umpisa na nag-facilitate po tayo na mag-uusap po sila. At alam po natin na yun ay tungkol sa kalagayan ni Pastor Kibuloy na gusto na siyang sumuko, pero ang tiwala niya ay doon sa Philippine Army, sa ISAP. So doon nag-umpisa na ako yung nag-bridge para naman mag-abot itong dalawang grupo. So noong succeeding na mga four consecutive dialogue, so nabuo yung tiwala ng both parties. At kahapon doon nag-desisyon. At bago pa yon, so noong Saturday, yun ang parang semi-final namin na nag-uusap. At ang napag-usapan na maghintay ang ISAP sa final decision ng Board of Directors at ni Attorney Torion, na sila mismo ang magdala kay Pastor Kibuloy doon sa area kung saan ang final na pinag-usapan na doon sunduin si Pastor Kibuloy. Dahil ang nakakalam lang sa location ni Pastor ay doon sa meeting ay hindi po nasabi yun. At sila na ang nag-facilitate yung board of directors ng QGC. Okay, sir, can you give us, kailan po nag-start and nag-contact si Attorney Torion for that? You said negotiation. Nag-start po ito noong August 30. At parang medyo malabo kasi hesitant din yung Philippine Army. At si Attorney Torion din, siyempre may reservation siya palagi kung tama ba yung desisyon nila. Kasi nga, dahil nga sa parang sobrang laki na ng conflict o chaos na nangyari doon sa QGC. So, tayo naman, sabi ko, na kung ito ay para sa kapayapaan at matapos na ang gulong na to, so dapat lang siguro magtiwala yung both sides. Yung both sides na side ng ISAP, Philippine Army, and the side of the Board of Directors ng POGC. Okay. Okay, sir, I understand that some of na pag-usapan ay confidential, but can you give us when was the time na nag-agree na? And ano po yung napag-usapan? Noong Saturday, ito. So, Sunday, nag,
voluntary surrender si Pastor. Noong Saturday, yun ang naging semi-final na ang usapan na talagang decided na dalahin ng QGC Board of Directors with Attorney Torion si Pastor Kibuloy. And doon na napag-usapan lahat dahil ang Army naman din, sabi ng Army during sa dialogue namin na huwag namin alamin kung saan ang location ni Pastor Kibuloy dahil lahat po tayo ay nag-iingat baka magkaroon ng trouble during the transfer or pagdala kaya Pastor Kibuloy na walang masisi doon sa kausap. So after doon ako rin nag-decide na nandito na kayo sa almost final agreement na. So, ayaw ko nang sumali. Kayo na. Dahil ang usapan doon na ang QGC, si Pastor Kibuloy, pagdating na doon sa kamay ng mga isap, pag nandoon na, masecured na si Pastor Kibuloy. Kasi ang iniisip talaga ng mga board of directors is yung security ni Pastor, hindi magalaw si Pastor, hindi masaktan o hindi naman disgrasya. So yun naman ang inassured ng ISAP sa kanila. And pag nandoon na sa kamay ng mga ISAP ng Philippine Army, ay yun na rin ang time na tawagan si General Silo at CRD at lahat na PNP commanders assigned in Davao Region. Yun ang napag-usapan para naman na to confirm na nandoon na talaga si Pastor. Okay, so paano po yun? Kasi the PNP was saying na sumuko sa loob ng KOJC compound. Ano po ba talaga yung nangyari? Kasi from the structure daw siya lumabas eh. Yun ang hindi ko na alam. Dahil nag-out na nga ako sa negosisyon noong Saturday. So doon na lang, hanggang doon. Kasi sabi ko na established na yung tiwala nyo sa isa't isa. So mayroon na kayong trust and confidence. At decided na maglabas si Pastor. So hanggang dito na lang ako noong Saturday meeting. So after that, nalaman ko na lang kagabi during I attending the Philippine Fraternal Order of Eagles meeting in Waterfront na nag-text na sa akin na nandoon na sumuko na po si Pastor Kibuloy. Was it through parang call or in-person negotiation with Attorney Torion? Sa ano doon, ang yung laman lang ng negosisyon namin na yung assurance ng Philippine Army. Kasi nga, di ba, PNP yung pumasok sa QGC. So, ang kanilang tiwala ngayon nandito sa Armed Forces, sa Philippine Army. So pinili nila yung ISAP na yun ang kausapin nila. Kaya yun din ang ginawa ko na makunik lang ang side ng ISAP through the Battalion Commander of 60IB, si Lieutenant Colonel Kabading, para siya nang bahala at during the starting of the negotiation, nire-request din nila yung presence ko dahil nga parang ako ang maging third party o witness doon na sa lahat ng pinag-usapan na walang mangyayaring double cross sa negosisyon during sa mag-decide na magsuko si Pastor Kibuloy. Sir, personal yung negotiation, personal? Yes, personal po namin ginagawa with Attorney Torion at yung Board of Directors ng QGC. Sir, on what terms? With ISAP. On what terms po yung specific na pagkasunduan?
ano? Bago sumuko si ano po yung specific na on what terms po yung nakapagsunduan bago nakapag-decide po si pastor na okay, sige, susunod. Hindi ko na alam kung anong reason. Basta ang pinapacilitate ko lang doon is yung pag-uusap ng between two sides, the Philippine Army, the ISAP, and the side of TUGC with Attorney Victor yun. Siguro kita natin na pagod na siguro, pagod na ang lahat. Sir, if I'm not mistaken, may nag-surrender din ng mga NPA leaders sa inyo. At ngayon, ikaw din yung naging tulay sa pagsusuko. Siguro, nakitaan lang tayo ng tiwala sa atin na kung paano tayo mag-handle ng negotiation na kumbaga honest to goodness tayo na makipag-usap hanggang sa ma-deliver natin yung pinag-usapan. Sir, may I know ba? Bakit kaya ikaw ang napili? Meron ka bang personal connection with the Kibuloy? Wala kaming personal connection po ni Pastor, pero si Attorney Torion, siya po yung naging legal counsel ko nung nasuspindi po ako ng 3 months. So hanggang ngayon may existing trials kami na hinarap. Siguro yun din ang nagtulay dahil nung nakasama ko na si Attorney Torion, nalalaman din niya yung history, yung background ko na yung mga MPs din dito, ako ang kapartner ng Philippine Army in performing the programs of counter-insurgency program ng Philippine Army. At nalaman din niya na may marami tayong kakilala na mga retired general and present na commanders dito sa Tent ID. So, siguro, yun ang naisip ni Attorney Torion at ng Board of Directors ng QGC na ako yung kausapin nila at alam nila na may connect tayo sa mga commanders na hanggang ngayon ay sila pa yung nasa pwesto. Clarify ko lang, Gov. 2 beses lang ang naging meeting nila and with you. First is with Battalion Commander muna hanggang sa parang maganda yung development sa pag-uusap. Na-establish na yung parang kumpiyansa. So, tiwala. So before Saturday, bumaba na yung deputy chief ng ISAP si Colonel Ruiz, and yun na nung Friday yan, tapos Saturday yun ang makasunduan na kung mag-final na talaga ang decision ay mismo si Chief ISAP Peralta ang magsundo kay Pastor. At yung PUGC naman, si Attorney Torion, siya naman ang mag-inform sa mga PNP commanders tulad ni General Silo at lahat ng PNP commanders kay RD, sila na ang mag-inform. So, yun na ang parang doon na sa final, malapit na sa final. So, hanggang doon na lang ako. Hindi na ako tumawid pa hanggang sa pag yung the day na voluntary na mag-surrender ko si Pastor Apollo Kibuloy. Okay. Since August... Tanong ko lang, Gov. Tumawag na ba sa iyo si Pastor Kibuloy? O nagkausap na ba kayo? Hindi po. Ang nakausap ko lang yung QGC Board of Directors at si Attorney Torio. At kagabi, ang kausap ko yung ISAP at yung battalion commander natin dito sa 60IBC, Lieutenant Colonel Kabadi. Sir, since August 30, the start of the negotiation or the communication with Attorney Torion, was it a daily basis since noong Sabado? Hindi. By schedule po. Depende sa schedule nila. At advance naman din sila na
tumatawag sa akin na, ito, go. Pwede ba namin ma-schedule naman na magbigay sila ng date na kung pwede marili ko rin sa Philippine Army at magsama-sama kami doon para sa, yun nga, yung purpose na talagang mag-volunteer na si Pastor na sumuko. Nabilang mo ba, God, kung mga ilang beses kaya? Siguro yung pagkikita namin, siguro may mga 7 times. Bukod pa sa mga calls? Bukod doon sa tawagan. May dumating ba sa pagkakataon na parang nag-fail yung negotiation? Sa umpisa, parang sabi ko nga, parang hindi, siguro hindi matuloy. Kasi matagal din na-establish yung, kwan, yung tiwala sa grupo. At saka yung ISAP naman at ang yung Philippine Army, hesitant naman sila kasi yun nga, ang sabi nila, nandoon na sa PNP, nandoon na ang PNP sa loob. So kung saan man ang area, may mga PNP. So sabi ng Philippine Army nga ng, at ISAP na kailangan na ito na kayo talaga ang magdala, hindi kami papasok doon po sa area, lalo na kung may PNP. Kailangan ilabas nyo muna bago kami. So pag sa amin na, kami ang mag-assured sa security ni Pastor Apulo Kibuloy, and bago natin tawagan din, pag plaster na, klaro na yung situation, ang bago tawagan yung PNP commanders assigned in Davao region. At yung negotiation, sila na rin ang mag-top sa taas. Sir, can you tell us on what time of Saturday on September 7 nag-decide si Pastor Apolo Kibuloy? Was that after or before the ultimatum of the PNP? Noong Saturday, hindi pa sinabi kung anong oras o parang ang sabihin na lang natin yung negosisyon. Kami nga, after nag-usap with the Board of Directors and Attorney Turion, so kami doon sa ISAP at ng Philippine Army, sabi na, nag-usap kami na we can consider 90% negosisyon. So sabi ko, kayo na lang ang bahalang magpatuloy dito sa negosisyon. Kasi, yun nga, gusto kong mag-out. At least, nandyan naman sila. At itong lahat ng negosisyon, pinalam naman ito properly na ini-inform ng ISAP ang kanilang nakakataas. So, ito lahat ay well-informed negosisyon nung malapit na madandil. So, yung pag-design ni Pastor probably in the afternoon? Hindi ko na po alam yun. Okay. Yung final decision. At yun nga, hindi ko na alam na anong oras dumating, anong oras nagpakita, anong oras na nandoon sa kamay na ng ISAP. Tinawagan na lang ako nung mga 6:30 p.m. yata na Sunday. Gob, thank you so much sa effort mo. Talagang nandito na po si Pastor Tito Lozano. Sino po yung tumawag sa'yo? Si Lieutenant Colonel Kabading, yung battalion commander po ng 60 IDD sa Philippine Army. Ano masasabi niyo, Gob, na naging tulay po kayo? Parang naging instrument lang tayo dito at pasasalamat tayo na at least na nawakasan na yung talagang parang heavy conflict na nangyari sa Davao City. At alam naman po natin ang dami ng nasacrifice for that situation. At angad lang natin naman kung anong maitulong natin para sa kapayapaan ng ating bayan. Okay, last question na lang. Was it in Davao or dito sa Del Norte yung negotiation in person? Davao City po. Davao City. Naghanap kami ng area at yun nga, may bahay din ako doon na
para sa pag-aral ng anak ko, parang simple lang na pag-uusap at hindi naman matagal na kwentuhan, tapos alis na, kita lang, ganun lang ang ginagawa. Hanggang sa na-establish namin yung tiwala sa isa't isa. Pahabol ko na lang din. Go. Kailan po nalaman ng PNP na si Kibuloy ay magsusurrender? Sa tingin ko, yung ang usapan kasi, pag nandoon na si Pastor Kibuloy sa kamay ng ISAP, Philippine Army, bago i-inform. So, wala akong talagang total idea kung kailan na-inform ni Attorney Torion ang PNP dahil ang part po ng QGC Board of Directors at ni Attorney Torion, sila po yung bahala mag-inform sa PNP pag nandoon na po, na-secure na ng ISAP, Philippine Army, si Pastor Kibuloy. Okay, if that's the case, go. So, nauna pa nalaman ng ISAP kaysa sa PNP. So, that's after the, sabi kasi nila, nagbigay ng ultimatum eh. Yun po ang hindi ko po masagot kasi out na po sa part ko yung okay. Situation. Okay. Thank you, Go. Thank you, ma'am. Okay, yun na. Thank you, sir.